Hello everyone and welcome back to our channel. It's been a while since our last upload. For today's video, ipapakita ko sa inyo ang bago naming daily routine, especially na may bagong addition to the family, which is si Kami, our 5-month-old Shih Tzu. If you guys are interested, keep on watching! Good morning, everyone. So first thing in the morning, magwiwiwi si Phoebe sa kanyang pipad. Iikot-ikot na yan. Minsan sa pipad siya wiwiwi, pero minsan pinapalabas rin namin siya. Si Kami naman, minsan sa crate natutulog, minsan sa kwarto ko na. Pero mas madalas sa crate pa rin kasi hindi niya mapigilan yung bladder niya. So at 4 a.m. gusto niyan tumae or magwiwi. So mas recommended talaga na at her age, sa crate siya matutulog. Pero lalabas ko rin siya sa crate niya pagka umaga na at magre-release ng energy. Umiiyak na din yan kapag 6 a.m. at gusto na niyang magtakbo-takbo. Yun na din yung time na papalitan ko na yung pipads nila or maglilinis na ako ng tray. Afternoon, syempre papakainin ko na ang doggies. And sa mga nagtatanong dyan, ang dog food nila right now is Taste of the Wild Pacific Stream. And super important guys na iwa-wash nyo yung bowls nila kasi ang daming bacteria na nagbi-build up sa bowls nila kahit hindi halata. So that is an important step. Dishwashing liquid namin is from Cots. Lately si Phoebe, yung food niya nilalagay ko dito sa baba. Kasi inaagawan siya ni Kami ng food kapag ka ilalagay ko sa taas. And alam niyo naman si Phoebe minsan may tira-tira yan sa bowl niya talaga kung kumain siya para later kakainin niya ulit. Ganun siya. Kaya pinaghihiwalay ko na lang minsan. Kapag ka nauubos naman ni Phoebe yung food niya, ayun, sabay na lang sila kakain. Wake up doggies! Vitamins time! Tsaka brushy time din pala guys. So, alam mo yung ever since, sinasabi ko na talaga to, na ito yung ginagamit namin. And still, ito pa rin yung ginagamit namin. Kasi the best talaga tong brush na to. Para talaga may magic sa brush na to. And guys, it's super important to brush your pets daily. Especially pag ganito sila, like Shih Tzus, ganun. Kasi para iwas yung mga buhol-buhol. And this is the perfect brush for them. Honestly, you guys can buy whatever slicker brush you want, pero ito lang talaga yung the best for us. This is the, yun nga, JW slicker brush, and you guys can buy it sa Bao and Wow. Ang dami pa rin kasi nag-a-ask sa amin kung saan pwede itong i-buy. And actually, nabili namin ito sa US, pero meron naman siya sa Bao and Wow dito sa Philippines. Medyo pricey, but it's super worth it. Like, we've been using this for 2 years now, and ganito pa rin siya. Sobrang, hindi siya nasisira. Hindi siya yung deck na bibend. Ganon. Sobrang ganda. Ito yung kay Phoebe. Actually, almost ubus na siya. And ito yung kay Kami. Ito yung LC Vitamins Puppy Beyond Plus. So, parang sinunod ko lang yung breeder ni Kami na ito yung iniinom niya. Itong dalawa. Kaya parang kinontinue ko lang na nandito na siya. Kami, Phoebe! Inom na! Very good! Kami, halika na dito. Sige, si Phoebe muna. Okay, sit. Sit. Sit si Phoebe. Good girl. Phoebe first. Good girl. So, 3ml kasi yung kay Phoebs. Yung more pa. Hanggang 1ml lang kasi yung kaya ng syringe na to. Hindi na kaya nung hanggang 3ml na syringe makuha yung hanggang dito sa baba. Kaya ito na lang yung ginamit ko. Very good! Okay, si Kami naman! Si Kami naman! LC Vitamins for the puppy. Wait lang, Phoebe. Si Kami na, si Kami na. Very good! Puppy Beyond, 0.75 ml yung binibigay ko sa kanya. And guys, if nagbibigay kayo ng vitamins, mag-refer lang kayo sa instructions. Phoebe, si Kami naman! Very good! Buti na lang na itong dalawang to, madali lang sila painumin ng vitamins. Nag-aamoy yan ah.
Very good. Phoebe, come. Come on. Ganto lang yung ginagawa ko. Hinihiga ko lang si Phoebs na nanggugulo pa si Kami. Kami? Ang pinaka-importante talaga sa pagbabrush is yung dito daw na part sa legs. Kasi ito daw yung pinaka-prone sa tangle. So, diyan kayo mas mag-focus sa pag-brush every day. Ito yung priority talaga, yung dito. Dito. All done. All done. O si Kami naman. Kami's turn. No. No. Hey, Phoebe, wag na. Maaaway din. Wag na. No, Kami. Yes. Bakit yan? You want to go potty? Are you hungry? 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 Ay, ito naman mang-aaway. Kain ka na sa baba. Come on. Agree daw siya. Let's go. Guys, since it's lunchtime, pakainin natin si Kami. Since puppy pa siya, 3 times a day siya kumakain. Si Phoebe, minsan nakikisabay yan kumain. Kung gusto niya. Gising na! Kakain na si Kami! Kain na! Ngayon,
Nung lunchtime ni Cammy, sumabay na rin si Phoebe kasi kanina pala nauuhaw lang siya, hindi pa siya gutom. So ganyan si Phoebe, wala siyang oras ng pagkain niya. Kung kailan niya feel kumain, doon lang siya kain. Hindi naman niya ini-starve yung sarili niya or hindi rin naman siya nag-overeating, parang sakto lang. And then kung mapapansin niyo si Cammy, alam ko puppy pa siya pero wala nang tubig sa food niya. Ayaw na niya yung malambot, parang gusto niya yung crunchy-crunchy na, siguro kasi teething stage talaga siya. And don't worry guys, okay lang naman siya, okay yung poop niya, inobserve naman namin, hindi malambot, hindi rin sobrang tigas. Tapos ewan ko ba, pero ganyan si Cammy, yung food niya, parang kinukuha niya sa bowl, tapos kakainin niya somewhere else. Since it is currently 7 PM, magdi-dinner na kami. And also, magdi-dinner na ang dogs. Kanina, nag-walkies siya kasama sila ate. Kapag-poop and baby na siya. Pakainin na natin sila. Let's go na. Let's go. Time check, it is 7:50. Ayan na ang dog, si Phoebe, laging nasa bed yan, pero bababa din yan kapag ka naka-off na yung aircon, ganun siya. And then, ayan si Cammy sa usual spot niya. Pero mamaya, ilalagay na natin siya sa crate niya pag matutulog na ako. Kasi Cammy, kahit na ipapupo mo siya or wiwi mo siya at night, pupupo pa rin siya at mga 4 AM, ganun. And syempre, hindi pa ako gising noon. So, nagkakalat siya ng pupo dito. Actually, alam niyo si Cammy, marunong siya magpupo sa peepad kasi tinry ko na din yun. Nilagay ko yung peepad inside para doon siya magwiwi or pupo kahit na hindi na ako magising. Pero ang ginawa niya, andyan yung peepad nun. Yung pupo niya, dyan siya nagpoop. Tapos dinala niya yung pupo niya doon, dito. So, ganyan si Cammy. Ewan ko ba? Kaya, doon na lang siya sa crate niya habang madalas pa siya magpupo-pupo or magwiwi-wiwi. Kasi, syempre, kapag puppy talagang hindi pa nila masyadong nakokontrol yung oras ng wiwi nila and pupo nila. And okay lang naman yun. Tsaka, that way, magiging independent din si Cammy and maiwasan namin yung mga separation anxiety. Good night, Phoebe. Yan, nag-walkies siya pero kinlin ko na yung paa niya. Good night, Phoebe. Hello. So, time check. 12 AM na. Ilalabas ko na si Cammy doon sa crate niya. Good night, Cammy.